Sa Maynila naman, arestado rin ang isang lalaki na namolestya ng minor de edad. Ang mga pulis kinailangan pang mag-disguise para makalapit sa target. Nagbabalik si Brian Basa. Inabot ng 3 taon ang mga pulis para mahuli ang lalaking ito sa Tondo, Maynila. Pero sadyang mailap ang suspect na top 2 most wanted ng Manila Police District dahil sa pangmamolestya. Kaya para makalapit ng bihis bumbero ang mga operatiba, ayon sa mga pulis, 2021 nang mangyari ang krimen. Nakatira pa noon ang suspect na dating barangay Tanod sa bahay ng nooy live-in partner niya. At ang biktima, mismong apo ng kinakasama ng suspect. Napansin nung nanay, nung minsan naligo yung bata, na namumula yung maselang bahagi ng katawan ng bata. Inamin nga nung anak na may ginawang kalaswaan yung kanyang lololohan sa kanya. Matapos ang pangmamolestya, nagsumbong ang biktima at ang nanay nito sa mga pulis. Pero Pebrero lang ngayong taon nang madiskubre ang pinagtataguan ng suspect. Para matunton, tumulong na ang biktima at lakas loob na tinawagan ang suspect. Nagsabi sa amin na ma'am, talagang doon sa bahay nila, tandang-tanda ko po yung background. Diyan na siya nagtago dahil wala naman siyang ibang mapupuntahan kundi yung kanyang pamilya lang. 3 buwang nagmanman ang mga pulis sa lugar. Nang matiyak nilang naroon nga ang suspect, humingi sila ng tulong sa BFP para mapasok ang lugar. Doon din sa barangay ay may mga sanga-sanga rin ng mga kuryente. Kaya napapayag din siguro namin sila na samahan din kami. Nagpanggap ang mga pulis na mag-i-inspeksyon ng mga kawad ng kuryente. Kaya napasok nila ang bahay at nahuli ang suspect na nagtatago sa loob ng banyo. Nakakulong siya sa Manila Police Headquarters habang hinihintay ang petsa ng pagdinig sa kaso. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.